Magandang araw po sa iyo, Commander. Ako po si Miguel. Taga rito po ako sa parteng Mindanao. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan dito. Pero ang lugar po namin ay kilala na pinamumugaran ng mga rebelde. Ganito po ang kwento. Meron po akong lolo. Tawagin mo na lang po sa pangalan na Lolo Opoy. Taon ng 1976 po, ito nangyari. Nung mga panahon po na ito, ako po ay medyo bata pa, pero may isip na po ako noon. Doon po kasi ako lumaki sa bahay ng Lolo Opoy. Kaya kahit paano, saksi po ako sa mga ginagawa niya araw-araw. Isang gabi, habang kami po ay kumakain, may ikinukwento ang lolo ko. Apo, Miguel, busog ka na ba, apo? Lolo, medyo po. Apo, pag nakatulog na tayo mamaya, pag matutulog na pala sabi ko, mayroon akong ikukwento sa'yo, apo. Ano po yun, lolo? Basta, tiyak na ikatutuwa mo, apo, at mabilis kang makakatulog. Lolo? Katulad din po ba yan ng mga kwento mo po sa akin, yung mga nakakatakot? Parang ganun na nga, pero ang kwento ko na ito, medyo naiiba dahil patungkol ito sa akin na po. Sige po, Lolo. Nung mahiga na kami ni Lolo, nagsimula na siya ng kwento. Apo, siguro ay napapansin mo na palagi kong suot ang damit pang loob na ito. Opo, Lolo eh. Yan pong may mga nakasulat ng kung ano-ano? Oo, apo. Heto kasi, ay nais kong ipamana sa'yo. Po? Oo, apo. Totoo yan. Kasi, wala naman akong pwedeng pagmanahan kung hindi sa'yo lang. Ano po bang nagagawa po niyan, Lolo? Hindi na nabanggit ni Lolo yung sasabihin niya dahil nagulat kami. Sa paligid ng bahay ng Lolo ay maraming paikot-ikot na mga tao. May naririnig pa akong sumisigaw. Tinatawag si Lolo. Apo, huwag kang lalabas ah. Dito lang tayo. Hayaan mo sila doon. Lolo, sino po ba yung mga yun? Nagulat na lang ako, Commander, nung biglang sunod-sunod ang pagputok ng baril sa labas. Tapos, ang sigaw pa niya, susunugin daw nila yung bahay ni Lolo pag hindi siya lumabas. Lolo, susunugin daw po yung bahay po natin! Huwag kang mag-alala, apo. Akong bahala sa mga yan, hindi tayo maaano. Maya-maya pa, Commander, naramdaman ko na yung init dahil nasusunog na pala yung bahay ng Lolo. Apo, halika humawa ka sa akin. Dahil sa ako po ay maliit ang katawan dahil bata pa, ang ginawa ng lolo ko, Commander, nilagay niya ako sa loob ng kanyang damit. Kalahati po ng katawan ko ang nakubera nun. Apo, dyan ka lang ah. Tiisin mo lang ang hindi ka masyadong makahinga. Pero hindi tayo masusunog, apo. Magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa Panginoon. Opo, Lolo! Umiiyak na po ako nun, Commander, dahil nga nasusunog na yung bahay ng Lolo, pero si Lolo ayaw pa rin niyang lumabas. Habang nasusunog po yung bahay, naririnig ko yung Lolo ko na merong sinasabi na hindi ko maintindihan. Hanggang sa, Commander, naramdaman ko na lang na yung init sa paligid ay unti-unting nawawala. Hanggang sa, apo, ayos ka lang ba, apo ko? Lolo, bakit parang nanghina po kayo, Lolo? Halika na, apo. Wala na sila. Pag-alis ko sa damit ni Lolo, gulat na gulat ako, Commander, dahil wala na yung bahay niya. Tamang andoon pa rin kami sa kinatatayuan namin, pero yung bahay ay nasunog na lahat. Lolo, totoo po ba to? Parang, ano pong nangyari? Hindi po tayo nasunog, Lolo. Apo, tara na, saka na uli kita kukwentuhan.
umuwi kami sa bahay ng tatay ko. Gulat na gulat si tatay sa kwento ng lolo. Tay, ano ba naman yun? Eh bakit ba kasi nakikipagkaibigan kayo sa mga rebelde na yun? Alam mo kasi, wala na akong magagawa eh. Yung kasing mga yun eh madalas na humihingi sa akin ng proteksyon sa bala. Eh syempre, hindi ko naman kayang ibigay ang lahat ng gusto nila. Tay, ang ibig kong sabihin, bakit kasi meron kayong mga ganyan? Dapat eh tinalikuran nyo na yung mga ganyan eh, banta pa yan sa buhay nyo. Pati yung anak ko, muntik na kayong masunog. Eh, mabuti na lang at malakas ang pananampalataya nyo, kaya hindi kayo nasunog. Pero, tay, paano nangyari yun? Oo nga po, lolo. Paano po yun nangyari? Eh, nasa loob lang po tayo ng bahay, lahat po ng gamit ay nasunog. Ganito yan, apo. Ganito yan, anak. Makinig kayong dalawa. Ako, naniniwala ako na ginagabayan ako ng mga anghel. Kahit anong mangyari, kahit pasabihin na barelin nila ako, hindi ako tatublan dahil nasa likuran ko ang mga anghel na gabay ko. Eh kung walang anghel, edi sana nasunog na ako doon sa lumiliyab na bahay ko. Pero alam nyo ba, habang lumiliyab yung bahay ko, nakadilat ang aking mga mata at kitang-kita ko na merong demonyo sa loob ng bahay ko. Oh, talaga po, tay? Oo, anak. Totoong-totoo. Natatakot man ako pero ipinakita ko na lang sa aking apo na malakas ang aking loob, na hindi ako mapanghihinaan ng loob. Eh kung masiraan ako ng loob nun, eh baka napahamak na kami ng apo kong si Miguel. Mahal na mahal ko pa naman ang apo ko. Eh tay, bakit parang nanghina po kayo? Eh syempre, sa dami ba naman ang tinawag kong gabay ko eh. Sa dami kong inusal, talagang manghihina ako. Alam mo kasi anak, sa tuwing tatawag ako ng proteksyon ko sa katawan, palagi akong nanghihina. Tay, yung bang suot mo na yan, yung puting dungis na yan, yan po ba yung sinasabi nyo? Ano ka mo? Ayusin mo nga anak, hindi kita maintindihan. Ang ibig kong sabihin, tay, yung madungis na damit ba na yan ang sinasabi nyo na nagbibigay ng proteksyon sa inyo? Anak, hindi. Hindi naman totally ito eh. Ay, napag-English pa ako ng konti ah. Ang ibig ko sabihin, anak, ang suot ko na ito, eh, siyang nagiging daan upang mabigyan ako ng proteksyon. Ah, ganun po ba? Pero tay, bakit ba hindi nyo yan hinuhubad? Huhubarin nyo lang pag maliligo kayo. Pagtapos nyo maligo, isusuot nyo na naman na hindi nyo man lang yata nilalabhan. Anak, hindi ito pwedeng labhan. Kasi ito, pag nilabhan mo, mawawala ang bisa nito. Tay, ano ba naman kayo? Naniniwala kayo sa ganun? Anak, respetuhin mo ang paniniwala ko. Ay, kayo pong bahala. Isang napakamalaking milagro, Commander, na kami po ay nabuhay sa gitna ng nagliliyab na apoy. Hindi lang po yun, Commander. Marami pa akong nasaksihan sa lolo. Nang dahil sa nasunog nga po yung bahay niya, sinabi niya sa tatay ko na magtatayo ng panibago, pero dito na malapit sa bahay nila. Si Lolo ay madaling araw pa lang, pumupunta na ng kagubatan upang pumutol ng puno ng maitatayo na bahay. Hangang-hanga ako kay Lolo, maniwala ka o hindi, Commander, sa edad niyang 85, nakakabuhat pa siya ng matabang puno. Lolo? Kayo po ba yan, Lolo? Oh, bakit Miguel? Mukhang nagulat ka yata, apo. Opo, Lolo, kasi paano niyo po nabuhat po yan? Apo, iyan ang sekreto ng Lolo nang dahil sa suot ko na binigay sa akin ng Panginoon. Ano, apo? Kaya mo pa ba? Po, eh hindi naman po ako nabubuhat. Ang ibig ko sabihin, kaya mo pa bang panoorin ang lakas ng Lolo? Binuhat ng Lolo yung malaking kahoy para bang wala itong timbang para sa kanya. Yung tatay ko nga po ay kanya pang kinakantsawan. O ano, anak, pagod ka na ba? Aba,
hindi pwedeng mapagod sa loob ng isang araw. Kailangan mabubungan na ang bahay ko. Kailangan malagyan na rin ng dingding upang dito na kami tumuloy ng apo ko. Tay naman eh. Ipinaparehas niyo pa ako sa inyo. Kayo may agimat kayo eh. Eh paano naman ako tay? Anak, kabata-bata mo pa ang bilis mong mapagod. Sige, eh kung pagod ka na, magpahinga ka na lang. Nung mamahinga si tatay, maniwala ka o hindi, Commander, ang tingin ko po sa lolo ko ay tila ba naging lima ang katawan dahil kitang-kita ko na merong limang kaparehas niya ang kumikilos upang magtrabaho at magtayo ng bahay. Natulala na lang ako, Commander, dahil sa bilis ng pangyayari, sa ilang oras lang ay naitayo na yung bahay ng lolo. Anak, ano? Masarap ba matulog? Tignan mo, natulog ka lang. Nakatayo na ang bahay ko. Tay? Totoo ba yan, tay? Napakabilis ni naman pong kumilos. Anak, sa tagal ko ba namang tao sa mundo? Eh syempre, napag-aralan ko na ang mga bagay-bagay patungkol sa bahay. Alam ko na ang sekreto kung paanong bumilis. Tay naman eh. Pinagkakaisahan niyo pa ako ng anak ko, Miguel. Ano? Anong ginawa ng tatay? Ba't ganyang kabilis? Hindi ko po alam, tay. Tay naman eh. Ginulangan mo pa ako, tatay. Alam ko, ginamitan mo yan ng agimat mo, tay. Kaya ka mabilis nakatapos. At saka, tay. Kung kailang lumaki na ako, kung kailang nagkaapo na kayo sa akin, bakit? Parang ngayon ko lang yata nakita yung lakas nyo. Tamang matagal nyo nang sinusuot yung gusgusi na damit na yan. Pero normal naman kayo noon. Bakit ngayon parang iba na kayo? Alam mo kasi, anak, maraming mga bagay-bagay na mahirap ipaliwanag. Hasya, anak, magluluto muna tayo, ah. Kumain muna tayo. Sige po. Nung magluto itong si tatay ng pakbet, ang sabi ng lolo, anak, ano ba to? Pinakbet? May bagong ito eh. Ayoko to. Bakit naman, tay? Dati naman kayong kumakain yan, ah. Basta ayoko. Ayoko niyan. Apo, tara na. Matulog na tayo at bukas ng maga, pupunta tayo ng bayan, bibili tayo ng isda. Sige po, lolo. Pagsapit ng madaling araw, Commander, nandoon na kami nakapila sa bilihan ng isda. Ang dami po kasing namimili, tapos yung iba, nakita ko masama ang tingin kay lolo. Lolo, bakit po ganun makatingin sa inyo yung mga lalaki na yun? Apo, huwag kang maingay, apo. Sila yung mga rebelde na sumunog ng bahay natin. Po? Oo, maaaring hindi sila makapaniwala kung bakit buhay pa ako. Ang alam nila, kasama na ako sa nasunog sa bahay. Huwag kang mag-alala, lalapit ako sa mga ito. Shhh! Sige po, lolo! Lumapit si lolo sa mga kalalakihan na merong mga dalang bayong. Ang wika rito ni lolo, ano? Nakakita ka ba ng diablo? Teka nga, buhay ka pa pala, opoy. Oo nga, bakit? Nagulat ka ba? Sa palagay nyo, kaya akong tupukin ng apoy? Sige, ngayon nyo gawin ang gusto nyo sa harapan ng maraming tao. Mga kababayan ko, saksi kayo, ah. Saksi kayong lahat pag binaril ako ng mga rebelde na ito. Tingnan nyo kung ano ang mangyayari. Opoy, ano bang sinasabi mo? O bakit? Nahihiya ka bang aminin na kayo ay mga rebelde? Hindi ko alam ang sinasabi mo, opoy. Yung mga kalalakihan na yon, Commander, tila ba ng pahiya. Ayaw nilang sinasabi na sila ay rebelde sa publiko. Nang dahil dun, umalis ang mga ito, dala yung mga bayong nila. Kung hindi ako nagkakamali, Commander, yung mga bayong nila na ito ay merong mga laman na baril. Itinatago lang nila yung baril nila. Pero, nung sinasabi ni Lolo na rebelde ang mga yun, kahit lumayas na sila, isang oras ang lumipas, may dumating na mga sundalo.
Ang sabi ng sundalo na saan na raw yung mga rebelde, sinabi naman ng mga tao doon na madaling umalis. Matapos po nun, Commander, kinausap ng sundalo si Lolo. Magandang araw. Kayo ba yung nagsisigaw rito na nagsasabing merong rebelde? Ah, sir, ako po. Paano nyo po nasabing rebelde ang mga yun? Eh, sir, sinunog po nila yung bahay ko eh. Kilala ko yung mga yun. Eh, nasan ho kayo nung sinunog yung bahay nyo? Bakit ho hindi nyo pinigilan? Tsaka anong connection nyo sa kanila? Ah, sir, ganito po. Aaminin ko po. Yung mga yun ay kakilala ko. Nanghihingi sa akin yun ng mga protection sa bala. Anong ibig nyong sabihin? Ang ibig ko pong sabihin, nanghihingi nga po sila ng protection sa bala para pag napalaban daw po sa inyo, hindi sila tatablan. Ganun ba? Ang ginawa ng sundalo, Commander, madali niyang binunot yung .45 niya sa tagiliran, tapos itinutok ito sa balikat ng lolo at binaril si lolo. Gulat na gulat ang mga tao doon dahil sa ginawa ng sundalo, si lolo naman ay wala man lang kaimik-imik. Sir, ayos lang po ba kayo? Aba, totoo nga. Kaya pala sa'yo kumukuha ng proteksyon ang mga rebelde dahil ikaw mismo hindi ka tinatablan ng bala. Bigyan mo ako ng isa, kahit ako lang. Bilang opisyal dito, ako lang mag-isa ang bigyan mo. Sir, wala po ako ngayon eh. Kung gusto niyo po, pumunta kayo sa bahay ko. Kahit bukas ng umaga. Saan ka nakatira? Matapos nun, Commander, umuwi na kami ng bahay. Ikinuwento ni Lolo kay Tatay ang mga nangyari. Tay! Nahihibang na ba kayo, Tay? Yung sundalo na yun, bibigyan nyo ng protection? Oo, anak eh. Bakit? Masama ba? Tay, hindi naman masama. Ang akin lang naman, ha? Eh baka, malaman pa ng ibang mga rebelde. Hindi lang mga rebelde, Tay. Hindi lang sila. Eh baka malaman pa ng iba. Eh puntahan tayo rito nun. Tay naman eh, hindi kayo nag-iingat, Tay. Anak, alam ko ang ginagawa ko. Huwag kang mag-alala. Bahala nga kayo. Yun ding araw na ito, Commander, yung lolo ko ay umalis mag-isa. Pagbalik niya, ang sabi niya, hindi pa ba dumarating yung mga sundalo? Apo? Alolo, hindi pa po eh. Magaling, may oras pa ako. Pagsapit ng kinabukasan, dumating na ang mga sundalo. Habang kami ni Lolo ay nagkakape at nagkukwentuhan, hindi kalayuan ay natatanaw na namin sila. Apo, ayan na ang mga sundalo. Huwag kang kikibo ah. Ako lang ang makikipag-usap. Ah, Lolo, dalan nyo na po ba yung para sa sundalo? Andito na. Okay na. Ah, sige po. Makalipas lang ang ilang sandali, heto na ang mga sundalo. Magandang araw, Manong Opoy. Nasaan na ang sinasabi mong protection ko? Sir, ito po. Ano ito? Anong tawag dito? Mutya po yan ng lupa. Anong gagawin ko rito? Ah, lumapit po kayo sa akin. Akin na po yan. Ah, sige. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Lolo dahil yung mutya ng lupa, Commander, ay ibinaon niya sa dibdib ng sundalo. Anong ginawa mo sa akin, Manong Opoy? Bakit? Teka, totoo ba to? Nasa dibdib ko? Yung... Oo, sir. Nasa dibdib mo nga. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mamamatay. Bubuhayin ka pa niyan. Siguraduhin mo lang, Manong Opoy. O ito ang bayad. Ay, hindi. Hindi ako tumatanggap ng bayad. Bakit naman? Para sa'yo yan eh. Protection mo yan, sir. Ito ang tandaan mo. Pag ikaw ay tinamaan ng bala, yung mga isang magasin ay naubos sa'yo, hindi ka tatablan. Pero pagkatapos ng labanan, nakikiusap ako sa'yo na alagaan mo ang mutya ng lupa na yan. O ito, sir. Kunin mo itong papel na ito. Ano ito? Ah, Latin to, no? Tama po kayo. Latin po yan. Ah, sige, aalis na kami. Ako nang bahala rito, Manong Opoy, maraming salamat sa iyo. Walang anuman, sir. Mag-iingat po kayo palagi. At kung meron po kayong kailangan,
lumapit po kayo sa akin. Ah, sir, sandali po, sandali po. Bakit? Ano yun? Ah, kunin niyo po ito, makakatulong sa inyo yan. Ano ito? May ibinigay si Lolo na isa pang papel. Pag-alis ng mga sundalo, sinabi niya sa akin kung ano ba yun. Apo, yung ibinigay ko na isang papel, doon nagkukuta yung mga rebelde. Panahon na upang sila ay ubusin. Tama po yun, Lolo. Tama po yung ginawa nyo. Magaling nga po. Mabuti na lang at nakapanig ka talaga sa akin. Hindi katulad ng tatay mo. Aba eh, masyadong makontra. Kaya nga po, Lolo eh. Kaya sa akin na lang po kayo magkukwento. Huwag na lang po kay tatay. Tama. Commander JH, fast forward na po tayo. Lumipas ang 15 taon. Matandang-matanda na po ang lolo ko. Ako naman po ay binatang-binata na nung mga panahon na ito. Heto po, Commander, ang huling salita ng lolo ko na ibabahagi ko sa iyo dahil siya po ay nakahiga na lang. Lolo, lolo? Lo? Lolo? Miguel, apo. Miguel, halika rito. Ibubulong ako sa iyo, apo. Ano po yun, lolo? Uparin mo itong suot ko, apo. Sa'yo na ito. Mananatili itong proteksyon mo habang ikaw ay nabubuhay. Matanda na ako, apo. Kailangan ko ng magpahinga. Ipangako mo sa akin na aalagaan mo ito. Ipangako mo sa akin, apo, na ikaw ang pabalit sa mga naiatang sa akin ng ama. Opo, lolo, sige po. Nung hubarin ko, Commander, yung ibinigay ng lolo na damit, maniwala ka po o hindi, pumikit siya, Commander, tapos hindi na huminga. Iyak ako ng iyak, hindi ako makapaniwala na pagtanggalin pala ang damit ni lolo ay saka siya mawawalan ng buhay. Heto na, Commander, suot ko na po yung pamanang damit ng lolo. At ako po ay naging isang tanyag na manggagamot. Opo, Commander, hindi ka nagkakamali nang nabasa. Naging manggagamot po ako. Marami po akong mga nakalaban na kung sino-sino. Naranasan ko na rin po na makipaglaban sa demonyo. Commander JH, pansamantala ko pong puputulin ang kwento na ito. Bibigyan po natin ng part 2 dahil mahaba po ito. Salamat po sa pagbabahagi sa kwento ko. Asahan mo po na mas matinding labanan ang susunod na mangyayari sa kwento na ito. Yun lang po, Commander JH, at maraming salamat po. Sana po ay magustuhan ng inyong mga tagapakinig. God bless po sa inyo at mag-iingat po kayo palagi. Aba, isa, parang mukhang bakbakan yata yung susunod na part, ah. Abangan po natin, ha. Asya nga po pala, inuulit ko po sa inyo na yung mga nag-email po sa akin, wag po kayong mag-alala, ibabahagi po natin ito sa channel ko. Inuuna ko lang po kasi yung mas nauna po sa inyo na nag-email, okay? Pasensya na po kayo, pero po sana po wag po kayong magsasawa na sumuporta sa channel ko dahil meron po kasi akong nababasa. Sabi nila, Commander, ayokong makinig sa iba eh. Gusto ko sa'yo lang eh. Gusto ko yung pagdi-deliver mo ng kwento. Ganun eh. Yung tipong may buhay ba? Parang ganun po eh. Kaya yun po ang nagustuhan ng mga listener ko. Yung tipong parang apat na tao yung karakter pero isang tao lang po yung nasa likod ng boses nun. Yun po ang nagustuhan siguro ng mga listener ko. Diba? O siya, abangan na lang po natin yung susunod na kwento, yung part 2. Meron yatang part 2 eh. Hindi ko pa nabubuksan eh. Pero kung meron po, i-upload po natin ito. Yun po yung kasunod nito. Yung ano na nga to, title nito, Ang Pamanang Damit ng Lolo, Lakas at Kabal. True story po ito. Abangan nyo po yan. Napakaganda po nito. Maniwala po kayo. Siguro may part 2 na talaga hindi ko lang makita eh. Pero palagi ko meron nga. Hahanapin ko po mamaya. O siya, salamat po sa inyo. Bye-bye.